Hello mga kaakbay! Welcome back to my channel. This is Charisse, ang inyong kaakbay at laging karamay. Sasagot sa inyong katanungan, wag lang pungutangan. So, paano tayo makakapag-request sa kumpanya or sa mga amo natin para tumaas ang ating mga sahod or ma-promote? Gusto mo bang matuto ng iba't ibang skills na kapakipakinabang po ngayong pandemic para magamit sa pag-angat sa ating pangkabuhayan or magtayo ng sariling negosyo? Kung nakatambay ka lang po ngayong pandemic, eto po, baka makatulong sa'yo at sa inyong pamilya kung mag-a-apply ka sa trabaho or magre-request ng promotion or increase sa trabaho o kaya man po magsisimula ng business. Kung napanood nyo po yung previous video ko about free online courses ng TESDA na pwede nating kunin anytime at anywhere, eto naman mga kaakbay, papaano kumuha ng National Certificate 1, 2, or 3? So if you're interested mga kaakbay, then please keep on watching but make sure po to subscribe to my channel. Hit the notification bell para po ma-update kayo once I upload a video like this. And pakishare na rin po para mas maraming OFWs ang makaalam tungkol dito. So mga kaakbay, ano nga po ba ang National Certificate? Ito po ay ini-issue ng TESDA na katibayan na ikaw po ay mahusay sa iyong skills. Plumbing, welding, pwede pong electrical, baking, at meron din pong household service workers or HSWs. Katibayan po ito mula sa government at TESDA na tayo ay bihasa sa ating larangan. Ito po ay either ating napagtrainingan or galing po sa years of experience na ating pinagtrabahuhan. So kalimitan po itong hinahanap ng mga companies, lalo na po yung NC2 or National Certificate 2 kung kayo po ay mag-a-apply sa trabaho, local man po or abroad. Katunayan po na tayo ay legit na magaling sa ating skills. So mga kaakbay, ano nga po ba ang dapat gawin para magkaroon ng NC? Siyempre, una po dapat nakapag-training kayo sa TESDA. May video po ako para po sa libreng pag-enroll sa TESDA online program. Pwede rin naman po kung nag-enroll kayo sa mga schools na accredited ng TESDA or sa TESDA mismo. Siyempre, pangalawa, assessment kailangan po kayo mag-take. And pangatlo, kailangan yung maipasa yung assessment para po mabigyan kayo ng National Certificate. Kung industry worker naman po kayo, pwede rin kayong makakuha ng National Certificate. Kung matagal na po kayong electrician or plumber or welder, pwede na po kayong mag-apply ng diretso sa assessment. So paano po ba mag-apply ng assessment para sa National Certificate 2? So kung nag-training ka na po or malawak po ang experience mo at kaya mo nang kumuha ng assessment, eto po ang inyong mga gagawin. Isingit ko lang po una para sa mga household workers. Una po, kumuha tayo ng endorsement letter sa inyong recruitment agency or kung direct po sa endorsement or katibayan po na galing sa amo nyo na kayo po ay magaling sa inyong trabaho at ito po ay pe-present sa TESDA centers. Opo mga kaakbay, sa TESDA centers po sa Pilipinas. Actual po kayong itetest doon. Katibayan, nasanay po kayo magtrabaho sa bahay at pagservisyohan ang inyong amo. Katulad po ng paglilinis sa living room, dining room, bedroom, sa toilet at kitchen, washing, ironing clothes, linen and fabric, and providing food and beverage. Maaari din naman po na hingan na lamang po kayo ng employment contract sa pinagtatrabahuhan or certifications po galing sa mga naging amo at agency. I-check na lang po ng TESDA kung di naman po kailangan ng performance assessment. Tapos po, magbabayad po kayo ng 1,000 pesos para sa assessment. At kung pumasa po, certification fee ay 100 pesos para po ma-issuehan kayo ng NC2. Ito po ay valid for 5 years. So mga kaakbay, the NC2 will be presented to POEA together with your work contract so you can be issued with an Overseas Employment Certificate or OEC before you can leave the country for your job abroad. So pwede ito mga kaakbay in case magbabakasyon po kayo sa Pilipinas. So pwede kayong mag-apply sa TESDA. And bago po kayo umalis, makukuha nyo na po ang inyong certificate kapag po kayo ay pumasa sa assessment. Tapos mga kaakbay, paki-check na rin po ang training regulations or TR. Meron po akong link sa description box below para sa inyong skills kasi doon po nakalagay kung ano ang competency standards, local po or abroad. Meron dyan purpose at kung saan bansa. Example po, kung ilalagay nyo ay plumbing sa Qatar, then i-download nyo po ang training regulation
para po mabasa nyo. So, paano naman para sa mga new applicants? Una po, pumunta po kayo sa TESDA Accredited Assessment Centers or TESDA District or Provincial Office. Malapit po sa inyong lugar. Meron po akong list ng mga centers sa description box po sa ibaba ng video para po mag-apply kayo ng assessment. Pangalawa, kailangan nyo pong isubmit ang mga sumusunod. Duly accomplished application form, properly and completely filled out self-assessment guide of your chosen qualification. Pangatlo naman po ay tatlong colored passport size picture, white background na meron pong collar ang inyong damit at lalagyan nyo po ng inyong pangalan sa likod. So ano po ba yung self-assessment guide or SAG? Ito po ay pre-assessment tool na makatutulong kung gaano kalawak ang inyong kaalaman sa inyong skills at kung ready na po kayong magpa-assess. This document can identify po kung ano ang inyong skills at knowledge, kung gaano po kalawak ang inyong kaalaman sa skills na napili, kung makakapag-provide ng ebidensya na kayo po ay may kaalaman, at ano pa ang maaaring maidagdag sa inyo pong kaalaman. Usually po sa document po na ito ay may mga tanong lang na yes or no po ang isasagot nyo. Again mga kaakbay, meron po akong link sa description box below sa ibaba po ng video para po ma-access nyo, makita nyo at mapag-aralan ang assessment guide na ito. So after po ma-submit yung mga requirements, magbayad po ng assessment fee sa cashier and get the official receipt and admission slip. Again mga kaakbay, yung link sa baba, meron pong listahan ng assessment fee kasi depende po sa skills kung magkano po ang ibabayad nyo. And then bibigyan po kayo ng schedule ng assessment. Be present at the scheduled date and assigned venue of assessment indicated po sa admission slip. So huwag pong kakalimutan yung admission slip pagdating po sa assessment. After naman ng assessment mga kaakbay, kukunin nyo lang po ang Competency Assessment Result Summary or CARS at the Assessment Center. Once po na kayo ay pumasa, mag-apply ng certification sa TESDA District or Provincial Office and 7 working days po ang pag-process bago po makuha ang National Certificate or Certificate of Competency. So kung hindi po kayo ang kukuha ng inyong certificate, pwede naman po mag-delegate pero dapat po may SPA or Special Power of Attorney. At huwag pong kakalimutang dalhin ang Competency Assessment Result Summary sa pagkuha po ng inyong certificate. So mga kaakbay, i-browse nyo lang at pag-aralan nyo lang po yung courses na meron sa TESDA online program kasi po merong mga course doon para po sa National Certificate 2. Pumunta lamang po tayo sa www.e-testa.gov.ph at i-click po ang courses para makapamili at makapag-enroll. Once matapos po kayong mag-training, pwede na po kayong mag-apply ng certificate para po sa NC 2 or 3. Kung kayo po ay uuwi ng Pilipinas, ito po ay depende rin sa lawak ng inyong kaalaman. Kung sa tingin nyo naman po ay madami na po kayong alam tungkol sa skills at kaya nyo na pong makakuha ng National Certificate 2, pwede po kayong dumiretsyong magpa-assess. Malaking tulong po itong libreng training sa atin mga kaakbay, OFWs man po or hindi, lalo na kung meron po tayong free time na maaari tayong mag-aral, kahit po undergraduate tayo or nakagraduate man, kasi pwede po tayong makahingi ng promotion or increase sa ating mga amo or sa ating mga kumpanya once nakapagpakita po tayo ng national certificate. At kung ayaw naman po tayong increasean or ipromote, pwede din naman po tayo mag-apply sa mas magandang kumpanya or sa mas maayos na amo at mas maayos na trabaho dahil meron na tayong national certificate 2 or 3. So for more information mga kaakbay, call TESDA at hotline number 02-887-7777 or visit po the nearest TESDA office or log on to www.tesda.gov.ph. So mga kaakbay, bago tayo magtapos, hindi po ako nakakalimot sa ating pagbate. Hello, hello po kay Ma'am Kiss Heart. Sabi po niya, good morning sa host. Pa-shoutout po. Watching here in Riyadh, Saudi Arabia. Interested po ako. Ang YouTube channel ko po ay Asirit Vlogger po. Hello din po kay Alan Dahesa. Yan po ang pinsan ko. Pa-shoutout po. Hello din po kay Ma'am Margie Marino, kay Rodalyn TV. Hello din po kay Ma'am Emelda Aguada, kay Angela Prado,
kay Agwiz Argel at kay Ma'am Daisy Guzman Sumage. So there you have it mga kaakbay. Sana meron naman akong impormasyon na naibigay sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood. Please subscribe mga kaakbay if you haven't already. And pakihit po ang notification bell para ma-update po kayo once I upload a video like this. And pakishare na rin po para mas marami pang makaalam sa mga videos ko. Again, thank you so much for watching. God bless mga kaakbay. Keep safe and I'll see you on my next video. Bye!